Kami yang terlihat
yang menjegal melata puring awi di para pusat tangan. Selain di mana lah, oh, tak
sa awit. Ano pa ba yung pwede nating ihandog sa Panginoon, di ba? Di ba sa buhay natin na nanggaling din po sa Kanya? Kung ano man po sa sandali ito, yung tangan natin, maybe yung kayamanan, yung pinag-aralan, o kung ano man ang meron tayo, lahat po yan hindi sapat sa ginawa po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na tayo pong lahat ay tinubos po niya sa lahat po ng ating mga kasalanan. Kaya sadyang kay buti ng Panginoon. Tama po ba? Kaya po ba natin sabihin yon, Lord, kay buti mo sa buhay ko. Kaya po, di ba, ang buti po ng Panginoon, no? Napakabait po ni Lord. Kung wala man pong pwedeng magbigay sa atin, even po yung makayanan ng tao, minsan nag-fail yan eh. It will fail. Pero yung pong katapatan po ng ating Panginoon sa buhay po natin, eh hindi po natin kayang sukatin. Ang Panginoon po ay tunay na tapat. Maaasahan po siya sa lahat ng panahon. Ano man po yung season ng buhay natin, kung kayo man po ay season ng crisis dahil po sa pandemic, eh nandun pa rin po ang katapatan ng Panginoon. Hindi po siya nagbabago. Patuloy na tayo ay kanyang mamahalin. Tayo po ay kanyang kakalingain. Tayo po ay kanyang ibibigay ang lahat po ng ating mga pangangailangan. Ganun po kabuti si Lord. Kaya minsan pa, alam niyo po ba na dalawang linggo na pala ang lumipas mula po nung tayo, mula po nung ako ay lumalabas dito sa kaling ito, malapit po sa gate ng bahay namin. 2 weeks na po tayo na nananalangin. At tunay na ang katapatan po ng Panginoon ay ating pong nararanasan sa dalawang linggo na pananalangin po natin. Pwede natin sabihin, talaga Lord, kay buti mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pwede po ba? Palakpakan natin ang Panginoon sabagkat siya ay mabuti. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi nga, walang hanggang papuri at pasasalamat ang inibigay po natin sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ngayon ay makikinig po ng salita po ng ating Panginoon. Dito po sa Roma, chapter 8, verse 38 hanggang 39. Ito po ay napakaganda na ating po pangahawakan. Ang sabi po rito sa Roma 8:38 hanggang 39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ulitin ko po, Roma 8:38 hanggang 39. Ang sabi po rito, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Tunay, wala pong makapaghihiwalay, ano? Yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, wala pong makapaghihiwalay niyan. Kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, o yung mga anghel, ang mga pamunuan, o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap, yung kataasan, kalaliman, o alinman nila lang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kahit po ano pa ang danasin natin, kahit pa ano pa problema, crisis na yan, sabi nga, even yung kapangyarihan, kamatayan, buhay, wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya po napakabuti po ng Lord. May pangahawakan po tayo. Dumanas man po tayo ng sufferings, trials, tribulations. Truly that nothing can separate us from the love of God. Nothing, no one, no one in this world that can separate us from the love of God. Kaya po, pangahawakan natin ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin. Diba, palagi po na sinasabi ko, paano pa natin mararamdaman
karanasan ang pag-ibig ng ating Diyos, ang pagsama niya. Alam niyo po, ang sikreto dyan, tayo po ay magsuko ng buhay sa ating Panginoon. Let us all surrender our life to Lord Jesus, ang nag-iisang tagapagligtas, ang bugtong na anak ng ating Diyos Ama, na lumikha ng langit at lupa. Magsuko po tayo ng buhay natin sa Kanya. Surrender. Let us surrender our lives to the Lord. Yan po ang susi upang tayo po ay samahan, patnubayan, protektahan ng ating Panginoon. Ano man po ang mga nangyayari sa panahon ngayon at mangyayari pa, hindi pa po natin alam kung ano po ang mga susunod pang mangyayari. Pero ang panghahawakan po natin, yung sinabi po in Romans 8:38-39 that nothing and no one can separate us from the love of God. Nakakatuwa, ano? Walang makapaghihiwalay. Eh, napakasarap naman na tayo po'y matutulog na may kapayapaan dahil alam natin, kasama po natin ang Panginoon. Tayo po ay Kanyang pinapatnubayan. Lagi po tayong may pag-asa. Kapag po tayo ay kasama natin at nananampalataya po tayo sa Diyos, na lumikha ng langit at lupa. The author of our lives. Diba? If God is with us, then who can be against us? Diba? Kung ang Diyos ay nasa atin, diba? Who can be against us? Wala po. Eh, kakampi na natin yung ano eh, yung gumawa ng langit at lupa. Eh, sino pa po pwedeng kumalaban sa atin? Diba? Kakampi na natin yung creator natin eh. Diba? Kaya, wala pong kahit sino man ang pwedeng kumalaban sa mga anak ng Diyos. Even that virus, kahit pasabihin natin na yan ay masyadong kinakatakutan, pero sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat po ng yan ay napagtagumpuyan po niya. Tapos na po, more than 2,000 years ago, nung ipinako po ang ating Panginoong Jesus sa krus, lahat po ng laban na yan ay pinagtagumpayan na po ng ating Panginoon. Ang panghahawakan natin, ang pananampalataya po natin sa Kanya. Subalit, kinakailangan atin po sundin ang ating mga batas. Hindi po pwede sasabihin natin, kasama ko naman si Lord, kaya pwede na akong umariya, lalabas na ako, pupunta na ako doon sa labas. Hindi po. Nagbibigay po ang Diyos sa atin ng wisdom. Pag sinabi pong bawal na tayo po ay pakalat-kalat doon sa labas na kung saan nandun po yung may mga sakit, eh, tayo po ay susunod at magpapasakop sa authority. Diyan din po tayo pinitest ni Lord. Kung paano po tayo sumusunod sa authority na mga itinalaga po ng Panginoon upang tayo po ay sumunod kung ano po yung mga itinakda ng batas. So, nandun po na tayo po ay sumusunod sa ating Pangulo, sa mga mambabatas, kung ano po ang inilabas nilang mga rules and regulations, atin pong susundin, and of course, susundin po natin ang utos ng ating Panginoon. Tayo po ay mananampalataya sa Kanya ng higit, lalo po sa mga panahon ngayon. So, dalawang linggo na po ang lumipas, nakakatuwa po na tayo po ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng kapayapaan. Dalawang beses na tayo nakakatanggap ng pagpapala coming from the ating pong gobyerno, sa barangay, sa ating LGU. We thank the Lord na nakakaabot po. Meron po akong mga kaibigan hanggang ngayon, wala pa silang natatanggap. Kanina meron po kaming online Bible study. So meron po akong mga members na hindi po sila nakakatanggap. Sabi ko, nakakadalawa na kami dito. Sila daw is zero pa. So, mapalad po tayo na tayo po ay nakaka-receive ng mga dapat pa natin ma-receive. And more to come. Diba? Sige. Akin po inaanyayahan ang bawat isa na tayo po ay mag-join po sa pananalangin ngayong hapon. Yan po ang paborito ni Lord na tayo po ay lumalapit sa Kanya. Nag-pray. Diba? Kaya tayo po muli ay lalapit sa ating Diyos. Sige po, tayo po ay, kung magagawa po natin na tayo po ay lumuko at kumikit, atin po muna kalimutan yung mga alalahanin natin kung tayo po ay may mga alalahanin. Isang tabi po natin yan at isuko natin sa Panginoon. Sige po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos
Diyos na lumikha ng langit at lupa muli, Panginoon. This is our 2 weeks, Panginoon, ikalabing apat na araw na pananalangin. Salamat, Lord. Binuksan mo, Panginoon, ang mga puso at isipan ng mga taga Sihanok Village na kung saan, Panginoon, ang lahat ay may kababaang puso, Panginoon, na dumulog po sa inyong harapan. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng mga kasalanan na aming pong nagawa. Sinasadya man, Panginoon, o hindi, humihingi po kami ng tawad, Lord. Kami po iyong patawarin at linisin ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. Lord, salamat po ng marami. Patuloy sa bawat araw, Panginoon, na lumilipas. Mas lalo po kaming nai-inlove sa iyo, Lord. Sapagkat nararanasan namin na ang katapatan mo at kabutihan mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lalo-lalo na po sa mga pamilya dito po sa Sihanok Village. Patuloy na ikaw ay magpakilala po sa aming pananglubos, Panginoon. Amin po inihahandog at itinatalaga ang buhay po namin sa inyo. Tinatanggap ka po namin, aming Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aming buhay. At inaamin po, Panginoon, na sa ganang aming sarili, kapag hiwalay po kami sa inyo, wala po kami talagang magagawa. Kayo na lamang po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Alam namin, Lord, na sa pag-aming pagdulog, sa aming paglapit po sa inyo, Lord, sa oras po ito, binubuksan mo po, Panginoon, ang durungawa ng langit. Patuloy mo po ibubuhos sa amin, Lord, ang mga pagpapala na nararapat po para sa buhay namin, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa inyo. Kahit po sa ganitong panahon ng krisis, Lord, kaya mong pagpalain ang mga anak mo, Panginoon, na patuloy na nagtitiwala, nagpupuri at sumasamba at kumikilala po sa inyo. Lord, hindi ka po madamot. Lahat po ng biyaya, Panginoon, ay kaya mong ibigay sa mga tao na nagsisisi at nagpapasako po sa inyo, Panginoon. Patuloy na ipagkaloob mo po sa amin ang lahat po ng aming mga pangangailangan sa bawat araw, lalo-lalo na po sa mga panahon ito, Panginoon. Ang aming mga pagkain at inumin, Lord, ay patuloy mo pong i-provide sa bawat hapag ng mga pamilya na nakatira po dito sa Sihanok Village. Lord, wala pong magugutom. Wala po, Panginoon, mamamalimos. Wala po, Panginoon, maghihirap na anak mo dito sa Sihanok, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang buhay, lalo-lalo na, Panginoon, ang mga negosyo po rito. Mga homeowners, Lord, na negosyante na patuloy, Lord, na hanggang ngayon ay nagsisilbing pagpapala sa buhay po ng bawat isa, nagtutulungan, nagdadamayan. Kapag hindi na po kami, Panginoon, lalabas pa, inukumpleto mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan namin dito sa lugar na ito. Panginoon, salamat po ng marami. Maging, Panginoon, ang mga housewives, maging ang ama ng tahanan, Lord. Maging ang mga anak, ang mga estudyante, ang mga kasambahay, ang mga senior citizens, mga kabataan, Panginoon, na nakatira dito. Patuloy na ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po ng marami, Lord. Ano man po ang mga desire ng puso, ng mga homeowners, ng bawat isa sa amin, Lord, iyo pong katagpuin. Iyo pong sagutin, Lord, ang mga panalangin namin sapagkat ikaw po ang Diyos na sumasagot ng aming mga panalangin. Ingatan mo po ang buhay ng bawat isa, Lord. Dalangin namin, Panginoon, sa aming presidente ng Sihanok Village. Patuloy na siya, Panginoon, ibigyan mo ng wisdom. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng kalakasan na kanya pong kinakailangan sa bawat araw upang kanyang gampanan lahat po ng kanyang gawain para sa subdivision na ito. Even all the officers, Lord, ng Sihanok Village, give them strength, Lord. Give them wisdom. At Lord, we pray that you bind us together with your love that cannot be broken. Patuloy
nakatira po dito ay magmamahalan bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Magdadamayan, magkakaisa, magtutulungan, magmamalasakitan. Yan po yung dalangin namin, Lord. Ang kapangyarihan mo lamang, Lord, ang mamayari rito. Ang pag-ibig mo lamang ang aming maranasan, Panginoon. Salamat po ng marami at ibinadalangin din namin, Lord, ang protection mo sa aming dalawang gwardiya na nandito po, na naka-duty. Ibigay mo po sa kanila, Lord, ang protection, kalakasan, maging kapayapaan, Panginoon, maging ang karunungan, kahusayan, Panginoon, sa kanila pong trabaho ng ginagampanan. Lord, maging lalo na sa mga nakiisa sa panalangin. Kilala mo po sila, Panginoon. Alam mo po ang mga desire ng puso nila. Lord, ibigay mo po lahat po ng desire ng puso nila sa lahat po ng mga nakiisa sa panalangin pong ito. Maraming marami pong salamat, Panginoon. At maingat na ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan. Ito po ang aming samo at panalangin. Ang lahat po ng pinagpala na anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Praise the Lord! To God be all the glory! Sige po, magkaroon po tayo ng mapayapa, mapayapang gabi, mahimbing na tulog. At pagpalain po ang lahat ng Panginoon. Glory to God. Thank you so much po sa inyo lahat. God bless. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to God.